Andrew Wiggins, mga idol, expected na nga rin na kausapin ang team ng Golden State Warriors about nga sa possible contract extension niya this offseason. Matapos nga ni Jordan Poole, mga idol, ngayon naman etong si Wiggins. Dalawang magaling na role player na ito ang team ng Golden State na tumulong nga sa kanila para makamit ang kanilang championship this season. At expected nga, mga idol, na itong si Wiggins ay humingi ng max contract mula dito sa team ng Golden State, which is around 37 million per year, mga idol. At kung bibigyan nga siya ng Golden State ng 5 years, ay aabot ang kanyang salary sa 185 million in 5 years. Parang yung salary na ni Klay Thompson. Oo, mga idol, malaki nga yung perang yan. Pang superstar ang kontratang ganyan. Pero ayon na nga mismo sa owner ng Warriors na si Joe Lacob, hindi malaga ang pera sa kanila. Kaya, mga idol, kung hingin niya ni Wiggins, siguradong ibibigay nga yan sa kanya ng team ng Warriors. Pero kung magiging mabait naman, mga idol, etong si Andrew Wiggins sa team ng Golden State at bigyan niya nga sila ng discount, ay maaaring isign niya nga rin yung dati niya ng kontrata na 5 year 147 million. Hindi lamang makakatipid ang Warriors, mga idol, ng halos 40 plus million, makakatipid din sila, mga idol, pagdating sa luxury tax. Pero sa ngayon nga, mga idol, hindi pa natin sigurado kung ano bang nasa isip ni Wiggins. Gusto niya ba ng max contract na 5 years 185 million or pwede na yung kahit yung dating kontrata niya na 5 years 147 million? Sa tingin niyo, mga idol, ano ang pipiliin ni Wiggins? Magma-max contract ba siya o yung dating niyang kontrata? Komento niyo, mga idol, ang inyong mga prediksyon. At sa ating next balita naman, mga idol, ay pag-usapan nga natin ang lumabas na litrato ni Zion Williamson ngayong araw na magpapa-excite nga, mga idol, sa New Orleans Pelicans fans. Dahil sa pag-endorse nga ni Williamson, mga idol, sa kanyang second signature shoe, ay ito, nilabas niya nga kung ano na talaga ang itsura niya after maging successful nga ang kanyang pagre-rehab at nag-e-ensayo na siya. Parang balik na nga sa dati, mga idol, yung kanyang katawan. Fit na nga ang itsura, mga idol, at mukhang in shape na in shape at mukhang ready na nga muling makipagbanggaan sa mga big men's NBA. At hindi lang yan sigurado, mga idol, na magpapasaya sa mga Pelicans fans, sa mga true and legit NBA fans na rin siguro. Maganda ngang makita, mga idol, ang isang injured player na makarecover, hindi lamang sa injury pati na rin dun sa weight gain neto nga ni Williamson nung nakaraang offseason. At parang nung kay Klay Thompson lang din yan, mga idol. Diba't buong NBA ay nagdiwang nung official na nga siyang bumalik after ng 2 years or almost 3 years na kanyang injury. Kaya naman, mga idol, siguradong ang mga NBA fans ay matutuwa dito kay Zion Williamson once na bumalik na nga siya next season. Next balita naman tayo, mga idol. Bad news nga para nga sa ang kanilang dating player na si Caleb Swanigan, mga idol, ay pumanaw na nga sa edad na 25 years old. Siya nga, mga idol, ay dating player ng Portland kung saan naglaro nga siya ng 20 games at nag-average ng 3 points per game tapos nawala na siya sa NBA, mga idol. At matapos niya nang mawala siya sa NBA, mga idol, 1 year later, kitang-kita ang diferensya. Sobrang tumaba nga siya, mga idol. Tapos nabully pa nga siya dyan sa internet. At sinabi nga rin ni Damian Lillard, mga idol, na huwag nga daw husgahan etong si Caleb Swanigan. Hindi naman daw alam ang tunay na storya kung ano ba talaga ang pinagdadaanan niya. Pero ayon nga sa ilang mga sources, mga idol, ay nagkaroon nga daw ng mental illness eto nga si Swanigan. Parang na-depress yata, mga idol, tapos nag-lead pa nga sa eating disorder, kaya nga ganito siyang tumaba. At nung nakaraang taon pa nga, mga idol, ay nahulihan nga siya ng damo at nadala pa sa korte. Parang nagsunod-sunod nga, mga idol, ang hindi magandang pangyayari sa buhay ni Caleb Swanigan simula nga nung nawala siya sa NBA. At ngayong 2022, mga idol, ay pumanaw nga siya sa hindi malinaw na dahilan sa edad na 25 years old. Pero wag nga natin tapusin, mga idol, ang ating video sa hindi magandang balita. Dahil mukhang itong si Jalen Bronson, mga idol, ay bibigyan nga ng max contract na itong team ng New York Knicks na halos 25 million per year. Gusto nga nilang magkaroon sila, mga idol, ng 25 million in cap space para nga habulin itong si Bronson sa free agency. Ibig sabihin lang yan, handang gumastos ang team ng New York Knicks, mapasa kanila lang si Bronson. Namangha siguro sila, mga idol, sa kanilang napanood na itong nakaraang playoffs. At hindi pa nga lang din ngayon nag-umpisa ang kanilang mga move, mga idol. Nung nakaraang mga linggo nga ay hinar nila ang tatay ni Bronson bilang kanilang assistant coach. Paraan nga nila ito, mga idol, para piliin sila neto ni Bronson sa free agency. At tingnan nga natin, mga idol, sa offseason kung magiging successful ba ang mga move na ginawa ng New York Knicks. Hinar ang tatay ni Bronson tapos gustong bigyan etong si Jalen Bronson ng max contract. Tingnan nga natin yan, mga idol, kung maaagaw ba nila successfully etong si Bronson mula sa team ng Dallas Mavericks.
At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!